Tinapos na ng NBI ang investigasyon sa kontrobersya sa tupad program ng Department of Labor and Employment. Ito ang 7,500 pesos na ayuda na binibigay sa mga walang trabaho noong pandemya kapalit ang pagtatrabaho o community service. Galing sa dole ang pondo at mga kongresista ang namili ng mga benepisaryo. Sa mahigit 56 milyon na pondo na nilabas para sa mga benepisaryo ng District 2 ng Quezon City, lumalabas sa investigasyon na hindi kwalipikado ang marami sa nakatanggap ng ayuda. Ang iba ay magkakamag-anak, may mga trabaho o benepisaryo na sa ibang programa. It appears kasi na walang mga contract itong mga beneficiaries na ito. Batay sa guidelines ng tupad program, dapat may kontrata at may DTR. Nagsumbong din ang ilang koordinator na tinuruan umano sila ng staff ni dating Congresswoman Precious Hipolito kung ano ang sasabihin sa dole kung may magtanong tungkol sa requirement na dapat naglinis ang mga benepisaryo. May mga witnesses din kasi na nagsasabi, ang worth kasi dapat ng sahod na matatanggap nila ay 7,518. Pero upon receipt ng halaga na yon, they were instructed by the coordinators na ibalik yung 6,000. Hindi lahat noong mga sweldo na they are entitled dapat ay napupunta sa kanila. Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at mga administratibong kaso ang nirekomenda. Kasama sa nireklamo ang dalawang opisyal ng DOLE kabilang ang regional director. Sinabi kasi ng mga witnesses din ang claims nila na pre-nasses yung payroll nila despite the fact na alam naman ng mga DOLE na representatives na hindi naman sila nag-render ng service. Tinatanggi naman ni Hipolito ang mga akusasyon. Sa kanilang pahayag, sinabi nilang walang credible na ebidensya laban sa kanila. Suportado rin nila anila ang lahat ng hakbang para maiangat ang mga mahihirap sa malinis na paraan. Ayon naman sa dating kapitan ng Barangay Holy Spirit at ngayon DILG USEC Felicito Valmosina, dapat imbestigahan rin ng iba pang dating opisyal. Nagsimula ito 2014 eh. Kaya yun, mas malupit nga yun dahil mga empleyado mismo ng barangay sa 16,000, sa 15,000, 1,000 lang yung napupunta sa kanila. Matagal na, kaya nga pumutok na nitong huli. Si Labor Secretary Benny Laguesma hindi pa nakikita ang reklamo pero sinabi niyang hayaan na lang ang ombudsman na imbestigahan ito. Nirepaso na umano nila ang kanilang mga alituntunin sa tupad program para matugunan ang mga nakitang problema ng Commission on Audit sa pagpapatupad nito at makarating ng buo ang ayuda sa mga kwalipikadong benepisaryo. Hinihikayat ng NBI ang iba pang mga biktima na huwag matakot at magsumbong kung pati sila ay kinakaltasan sa mga nakukuha nilang ayuda o benepisyo mula sa gobyerno. Nico Bawa, ABS-CBN News.